maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action at drama na pelikula na pinamagatang Riot. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa isang bilangguan kung saan ang pulis na si Green ay naghahanda para maghatid ng pera sa isa sa mga bilanggo na si Balam. Si Balam ay isang high profile na bilanggo na nakakulong sa isang hiwalay na bilangguan na pinagsisilbihan ng kanyang mga personal na gwardya at may access sa mga mararangyang pasilidad kahit na nakakulong. Nagagawang patakbuhin ni Balam ang kanyang negosyo ng droga, kasama na ang human trafficking at pagbenta ng mga armas. Nananatili si Balam sa kulungan dahil pakiramdam niyang ito ang pinakaligtas na lugar kung saan hindi siya maaaring galawin ng kanyang mga kaaway. Sa sumunod na eksena, dinala ang mga bagong bilanggo sa kulungan at ipinahayag na ilalagay sila sa kaparehong gusali ni Balam. Kabilang sa mga bilanggo ang isang dating opisyal na nagangalang Jack na inakusahan ng pagpatay ng kapwa niya pulis at pagnanakaw sa isang bangko. Pinahinto ni Officer Green si Jack bago ipasok sa kanyang selda at binigyan siya ng ilang suntok. Pinagalitan niya din ito dahil sa pagpatay ng isang opisyal at binanggit na hindi siya mabubuhay ng matagal sa bilangguan. Bumalik ang eksena sa nakaraan kung saan ninanakawan ni Jack at mga kasamahang pulis ang isang bangko. Lumalabas na ito ay isang plano upang makakuha ng sapat na ebidensya laban kay Bala at sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno na nagpapatakbo ng kriminal na negosyo sa kulungan. Matapos makuha ang ebidensya mula sa locker ng bangko, sinubukan nilang tumakas ngunit naabutan sila ng iba pang mga pulis. Sa gitna ng putukan, napatay ang mga kasamahan ni Jack habang si Jack naman ay nakatakas at tumakbo sa loob ng isang gusali habang hinahabol ng ilang mga opisyal. Matapos makipaglaban sa ilang mga opisyal, nakaharap niya ang isang pulis at nagbantang papatayin siya. Ipinakita ni Jack ang kanyang muka at tumalon mula sa gusali kasama ang pulis. Sinadya niya itong gawin matapos makilala ang pulis na kasabwat sa pagpatay ng kanyang asawa. Naunang nahulog ang opisyal at agad na namatay habang si Jack naman ay himalang nakaligtas. Kinalaunan, iniwan ni Jack ang bag ng ebidensya sa apartment ng isang reporter na nagangalang Trisha. Ibinigay niya dito ang lahat na ebidensya tungkol sa katiwalian at pagkakasangkot ng mga opisyal ng gobyerno kay Balam at hiniling na iulat ang kaso sa opisina ng district attorney. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan ipinasok si Jack sa bilangguan kasama ang isang preso na may pangalang Silva. Habang kumakain ng tanghalian, nilapitan si Jack ng pinsan ni Balam na si Semyon at inutusan siyang magbigay sa kanila ng security money. Tinanggihan ito ni Jack at nang subukan siyang atakihin ni Semyon at kanyang mga tauhan, inunahan silang atakihin ni Jack dahilan para huliin si Semyon ng mga gwardya at ipinasok sa loob ng solitary prison. Sa sumunod na eksena, dinala si Jack sa isang lihim na bilangguan kung saan pinayagan siya makipag-usap kay Balam gamit ang security camera. Binalaan ni Balam si Jack na huwag makialam sa kanyang negosyo at binanggit na kung patuloy siya makikialam, walang awa siyang papatayin tulad ng pagpatay nila sa kanyang asawa subalit hindi nagpasindak si Jack sa mga banta ni Balam. Kinagabihan, tatlo sa mga tauhan ni Balam ang pumasok sa selda ni Jack at sinimulan siyang atakihin. Nakakamangha na nagawa silang patumbahin ni Jack nang hindi man lang naiistorbo ang natutulog na si Silva. Sa kabilang banda, siniyasat ni Trisha ang ebidensya mula kay Jack at matapos ang ilang research, nahanap niya ang tunay na pagkakakilanla ni Jack Stone. Kinabukasan pagkatapos makakolekta ng sapat na pruweba, pumunta si Trisha sa opisina ng district attorney. Sinubukan niya ang lahat upang makausap siya, ngunit sinabi ng receptionist na abala ang attorney sa mga oras na iyon. Sinabi ng receptionist na ibigay na lang ang ebidensya sa assistant na si Mark, subalit walang tiwala sa kanya si Trisha at umalis sa opisina nang hindi ibinibigay ang ebidensya. Sa sumunod na eksena, matiyagang naghintay si Trisha sa paglabas ng attorney sa kanyang opisina upang magkausap sila ng personal. Nang makalabas ang lalaki, agad siyang nilapitan ni Trisha at sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa mga ebidensyang meron siya laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno at mga pulis. Ibinigay sa kanya ni Attorney Johnson ang kanyang personal card at sinabing tawagan siya kung kailangan niya ng tulong. Kasunod nito, binisita ni Trisha si Jack at pinaalam na gumagawa na siya ng hakbang mula sa impormasyong ibinigay sa kanya. Iminungkahin ni Jack na gamitin niya ng wasto ang impormasyon at lumabas na sa visiting room. Kinalaunan, binisita si Jack ng isang lalaking bilanggo na nagangalang William. Ipinayo niya na manatiling maingat si Jack sa mga tauhan ni Balam dahil inatake niya si Semyon noon. Ngunit ipinahayag ni Jack na hindi siya natatakot kay Balam o kay Semyon at tinanong din si William kung nasaan ang selda ni Balam. Subalit ipinaalam ni William na sobrang tago ang lokasyon ng selda ni Balam na kahit ang ibang gwardya sa bilangguan ay hindi alam ang tungkol dito. Sa kabilang banda, ipinakita ang kulungan ng mga babae kung saan nag-aaway ang dalawang bilanggo. Habang sila'y naglalaban, dumating ang mga gwardya at pinaghiwalay sila. Pagkatapos nito, dinala ang babaeng si Elena kay Balam na mayroong takip ang ulo. Hindi nagtagal, dinala siya sa harap ni Balam kung saan naroon din si Semyon at iba pang mga preso. Dinala si Elena doon dahil sa pagbugbog niya sa isa sa paboritong babaeng bilanggo ni Balam.
Inanunsyo ni Balam na magbibigay siya ng pabuyang $100,000 sa taong makakapatay kay Jack. Pagkatapos ng alok ni Balam, agad na nagtambal ang mga bilanggo at inatake si Jack na nasa labas habang kausap si William. Subalit ginamit ng dalawa ang husay nila sa pakikipaglaban at tinalo ang lahat ng mga bilanggo. Samantala, nakatanggap si Balam ng tawag mula kay Johnson at ipinaalam ang tungkol kay Trisha na mayroong ebidensya laban sa kanya. Inutusan niya si Johnson na tapusin ang buhay ni Trisha habang siya naman ay tatapusin ang buhay ni Jack. Maya-maya habang naglalabas si Jack, dumating ang isang grupo ng mga gwardya at inatake siya para kunin ang pabuyang inalok ni Balam. Nahirapan siyang harapin ang mga gwardya noong una, ngunit kalaunan ay nagawa niya makalaban at natalo sila. Samantala, binisita ni Trisha ang kanyang kaibigan na si Allison at sinabi ang lahat tungkol kay Balam, pati na ang ebidensyang meron siya laban sa kanya at sa mga opisyal na kasabwat nito. Sa sumunod na eksena, nilapitan ni Elena ang paboritong bilanggo ni Balam na sikat at humingi ng despensa sa kanyang pag-uugali. Subalit sa halip na ito'y tanggapin, muling nagsimula ng isa pang away sikat at sinuntok si Elena sa mukha. Matapos magkunwaring nawalan siya ng malay, dinala si Elena sa doktor para gamutin. Sinuri ng doktor si Elena at iniwan siya upang makapagpahinga. Nang makalabas ang doktor sa silid, tinanggal ni Elena ang kanyang posas gamit ang isang clip at nagnakaw ng ilang alkohol at ibang mga gamot bago itago sa panglinis na balde ni William. Kinuha niya pagkatapos ang isang air vent opener at pumasok sa air vent upang hanapin ang CCTV room. Habang gumagapang sa air vent, gumuhit siya ng mapa at nahanap sa huli ang lokasyon ng CCTV room. Nakabalik si Elena sa medical room sa tamang oras salamat sa tulong ni William. Kasabay nito, binisita ni Trisha si Jack at ipinaalam na nakuha niya ang lahat na impormasyon tungkol sa kanya. Tinanong niya kung bakit pinatay ni Jack ang kapwa niya opisyal. Ibinunyag ni Jack na pinatay ng mga tauhan ni Balam ang kanyang asawa, kabilang na dito ang police officer na kanyang pinatay. Sa sumunod na eksena, nalaman ni Jack na hindi totoong bilanggo si William, kundi isang undercover agent. Tinanong niya si William kung gaano na siya katagal bilang undercover at sumagot si William na 6 na buwan. Ipinahayag din ni William na ang pangunahing layunin niya ay ilantad ang mga tiwaling bilanggo at mga opisyal ng gobyerno na nagtatrabaho para kay Balam. Binanggit niya din kasamahan niya si Elena na nagtatrabaho para makahanap ng ibang ebidensya sa loob ng kulungan. Habang ipinapaliwanag ni William ang lahat kay Jack, bigla silang inatake ng ibang mga bilanggo at naganap ang matinding laban sa pagitan nila. Kinalaunan, ipinatapon si Jack sa solitary prison habang si William naman ay inutusang humarap sa warden na si Blaine. Dahil sa nilalabanan ni William ang mga tauhan ni Balam, nagbanta si Blaine na bigyan siya ng mas maraming pera kung gusto niyang manatili sa kulungan bilang undercover. Sa kabilang banda, sinubukan muling makipagkita ni Trisha sa attorney ngunit ipinalam sa kanya ng receptionist na nasa meeting si Johnson. Muling nilapitan ni Mark si Trisha at nagmungkahing ibigay sa kanya ang ebidensya. Sa sumunod na eksena, dumating sa kulungan ang anak ni Balam at dahil sa rasong ito, pansamantalang pinalaya si Balam at dinala sa kanyang meeting chamber. Habang papalabas si Balam sa kanyang selda, napansin siya ni William at inutusan si Elena na simulan ang kanyang trabaho. Ginawa ni Elena ang utos at nagkunwaring nawala ng malay, kaya binuhat siya palabas ng mga gwardya. Habang dinadala siya sa medical room, inatake ang pulis nina Elena at William. Palihim na pumasok si Elena sa loob ng CCTV room, habang si William naman ay nagpanggap bilang isang gwardya na papunta sa control room. Tiningnan ni Elena ang mga CCTV camera at natuklas ang papalabas na ng visiting room si Balam. Kasunod ay binuksan ni William ang kulungan ni Jack at pinakawalan siya. Matapos makalabas, inatake ni Jack ang isang gwardya at sinuot ang kanyang uniforme. Agad na ipinaalam ni William kay Jack na tutulungan nila itong makapunta sa pribadong selda ni Balam. Sinunod ni Jack ang instruksyon ni William at Elena para marating ang selda ni Balam bago ito makabalik. Ilang sandali pa, nalaman ni Blaine at ilang mga gwardya na mayroong nakapasok sa CCTV room. Habang sinusubukan nilang buksan ang pinto, nagawang makapasok na Elena sa ventilation duct para makatakas doon. Nang ma-realize ni William na wala nang natitirang oras bago makabalik si Balam, binuksan niya ang lahat na pintuan ng selda na nagpasimula ng riot sa buong bilangguan. Lumabas ang mga bilanggo sa kanilang selda at sinimulang atakihin ang mga gwardya na dating nanakit sa kanila. Nang masaksihan ang kaguluhan, ang natatarantang opisyal na si Green ay sinubukang tumakas, ngunit pinigilan siya ni Jack at itinapon sa isang grupo ng mga bilanggo. Samantala, sina William at Elena ay abala sa pakikipaglaban sa ilang mga bilanggong umatake sa kanila. Nang subukang puntahan ni Jack si Balam, inatake siya ni Semyon at nagsimulang maglaban ang dalawa. Sa kabila ng paggamit ng kutsilyo ni Semyon para saksakin si Jack, nagawa niyang talunin si Semyon at pumasok sa silid ni Balam. Samantala, nabunyag na nakipagsabuatan si Allison kay Johnson at nagplanong dispatsahin na si Trisha, ngunit bago pa mabaril ni Allison si Trisha, sinagip siya ni Mark na isa rin palang FBI agent.
Dito nabunyag na si Mark ay nagpapanggap lang bilang assistant upang isiwalat ang masamang gawain ng district attorney na si Johnson at iba pang opisyal ng gobyerno. Bumalik ang eksena sa kulungan kung saan nagawang patumbahin ni William ang warden at iba pang mga gwardiya. Sa huli, nagawang mahanap ni Jack si Balam at naganap ang matinding laban sa pagitan ng dalawa. Nagpakawala ng mabibigat na suntok si Balam at nagawang patumbahin si Jack. Nang mukhang wala ng pag-asang manalo si Jack, naalala niya kung paano pinatay ni Balam ang kanyang asawa. Ito ang nagbigay inspirasyon kay Jack para bumangon at nagawang matalo sa laban si Balam upang makapaghiganti sa pagpatay ng kanyang asawa. Hindi nagtagal, dumating ang grupo ng mga SWAT sa kulungan at nakontrol ang magulong sitwasyon. Nang humupa ang gulo, ipinakilala ni William si Elena kay Jack. Ipinaalam ni William na nais magpasalamat ng kanyang boss sa kanila para sa tulong na mapuksa ang kriminal na grupo ni Balam mula sa loob at labas ng kulungan. Inalaunan, inaresto ng mga FBI ang lahat na opisyal ng gobyerno pati na ang mga pulis na nagtatrabaho para kay Balam. Natapos ang pelikula habang si Jack ay muling ikinulong ni William na may pangakong papakawalan siya sa lalong madaling panahon. Thanks for watching. Subscribe for more videos gaya nito.